guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, ishare ko na naman sa inyo itong isang legit na pwede nating mautangan online. Pwede tayong mag-personal cash loan nga sa pautangan na ito. Dito nga ay pwede nating bayaran in installment. Napakabilis din po yung pag-process nila ng ating loan application at napakadali lang din i-provide yung requirements na hinahanap nga ng pautangan na ito at pwede nyong i-download yung app nila sa Google Play Store or Shop Store para nga makapag-apply or makautang. So napakadali lang mga beshes kasi hindi nyo na kailangan na pumunta sa kanilang branch mismo. Pwede nga tayong mag-submit ng ating loan application via sa kanilang app. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang nanood sa aking videos or lagi kang nanonood sa mga videos natin pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly pa GCash giveaways. At syempre, meron din po tayong monthly pa cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. At congratulations nga po sa winner natin last February na si Ma'am Jojie Vinias at syempre sa mga previous winner pa natin. Ay kali ang pag-usapan nga natin itong Koshmart Philippines. Under nga po ito ng Koshmart. Kapag i-open nyo yung pautangan na ito, agad-agad, ito yung makikita natin na kung saan pwede tayong makapag-login kung meron na po tayong dating account at sign up naman kung ngayon ka lang uutang or mag-try na umutang sa pautangan na ito. Legit po ito mga beshes. Actually, meron din po itong OFW loan na ino-offer. Pero dito nga po tayo mag-focus sa personal loan. Pero ayan ang mga beshes, kapag i-download nyo, makikita nyo naman yung OFW loan, pwede nyong i-click din yun, okay? So hey, best! Welcome to the loan experience you deserve. At register din po ito sa SEC or Securities and Exchange Commission. Kailangan nating maglagay ng ating email. We'll send a copy of your loan contract and payment instruction to your email should your loan get approved. Kailangan po, ang ilagay natin dito mga beshes ay yung email address talaga natin kasi nga po magme-message ang Koshmart dito once na nagkaroon ng status ang ating loan application, especially kung approved. Next, yung valid mobile number, kailangan din po nating mag-input dyan. Ayan na nga, congratulations, you have successfully created your account. At same sa ibang pautangan online na kailangan niyong sagutan itong personal information like yung first name, middle name, yung last name, at yung gender niyo syempre, government ID type, ano nga ba yung ID na meron kayo? At dapat ilagay natin yung SSS number, GSIS number, or PIN number. Additional contact number, ilagay lang natin dyan, at birth date, civil status dependent, at saan nga ba tayo nakatira or yung home address. Employment details, kailangan din nating masagutan yan, at yung company address, di ba? And then yung contact reference. Dito mga beses, kailangan yung mag-upload ng proof of billing or POB. So, pwede po yung water bill, electric bill, or yung internet bill. Take a picture of your ATM card. Yung front copy lang ng ATM nyo. So, yung harap lang, huwag na huwag nyong picturean yung likod ng ATM card nyo kasi nga nandun yung 3-digit code na pwedeng mahack yung account nyo pag nakuha nila yung PIN code sa likod. Okay? Kaya kapag mag-upload kayo, hindi lang naman sa pautangan na ito, kahit saang online utangan, lagi yung front lang. Okay? Huwag na huwag nating ipakita or picturean yung ATM card natin sa likod. Okay? Para iwas ma-scam yung account nyo. Okay? So, dito mga beshies, ang pinili ko nga ay yung GCash. And bank name, lagay nyo lang dyan your account number and enter account number. Next nga dito mga beshies ay yung ID and selfie capture. Kailangan yung picturean yung valid ID na meron kayo. At kailangan nyo din pong mag-selfie. So, yung ID na tinatanggap nga nitong Koshmart Philippines ay yung passport, UMID teen driver's license, PhilHealth ID, pwede rin po yung SSS, yung postal ID, yung PRC ID, voter's ID, passport old version, or passport new version. Ito na nga mga beshies, nakapag-create na po ako ng aking account. At dito ay subukan natin na umutang kay Koshmart Philippines. So, get loan, click lang natin yung nakalagay dyan. So, magkano nga daw ba yung gusto kong utangin? So, halimbawa, ang nilagay ko ay 100,000 pesos. Dito nga pwede tayong magbayad ng weekly, bi-weekly, and monthly. Bi-weekly yung pinili ko at choose your loan terms. Merong 1, 2, 3, 4, 5, at 5 naman yung pinili ko. So, principal mga beses na nilagay ko nga ay 100,000 pesos.
At merong payment na 28,800, interest per day ay 0.6286%. Medyo mas mataas actually yung interest nito kung i-compare natin doon sa mga previous bank or doon sa mga previous video na ginawan ko, like yung mga bangko na nag-o-offer ng personal loan. Pero kasi dito kay Cashmart, bang mabilisan ito. Click lang natin yung apply now kung okay lang sa'yo yung magiging payment natin. So ito na nga yung sample payment schedule natin. Like sabi ko nga kanina, principal ay 100,000 pesos. Yung payment ay 28,800. Ang date ngayon ay March 8 or nag-apply ako ngayong March 8. Ang first na due date ko ay sa March 22, 2024 na kailangan kong magbayad ng 28,800. Next naman ay sa April 5, 2024, 28,800 pa rin. Kaya April 19, 2024, 28,800 pa rin. At May 3, 2024, 28,800 hanggang May 17, 2024 na 28,800 yung babayaran ko. Hindi ganun kahaba itong months na in-offer nila, pero sabi ko nga sa inyo, pang mabilisan. At syempre, mas mababa naman yung babayaran nyo every due date kapag mas mababa yung amount na pinili nyo. So sa akin kasi, 100,000. So like for example, ito yung 70,000 pesos. Okay, bi-weekly pa rin at 5 yung pinili ko na long term. So 70,000 principal payment, 5 times 20,000, 160. At ito na nga yung payment schedule. March 8 nga ngayon, so ang first payment ko or first due date ko ay sa March 22, 2024 na kailangan ko nga magbayad ng 20,160. April 5 yung sumunod at April 19 din kung bayarin nga every due date ay 20,160. At kapag mas mababa nga, halimbawa 30,000 yung gusto mong utangin, ay mas mababa din po yung babayaran natin sa ating due date. Igo ko ay yung 70,000, okay? So, amount due nga ay 20,160 agad-agad sa March 22, 2024. At click lang natin yung sign contract kapag interested ka or gusto mo nang ituloy na utangan ito, mga besh. Okay, pero kung hindi naman, di huwag na muna. I-delay mo muna yung pag-apply mo kasi malay mo, diba, meron kang ibang option na mautangan. Like sa kapamilya mo, sa kaibigan, di at least wala pa tayong babayaran na interest. Pero itong Cashmart Philippines nga ay isang option lang natin. Halimbawa, kailangan natin ng extra cash. Para nga sa mga pang-emergency na pangangailangan. Halimbawa, kailangan natin ng extra cash at naghahanap ka ng legit na pwedeng mautangan, pwede mo nga i-try itong Cashmart Philippines. So, pwede nyo i-download sa Google Play Store at i-search nyo lang yung Cashmart Philippines. Lalabas na yan. Download nyo at pwede nyo nga masubukan. Siguro may mga nagtatanong sa inyo, sino nga ba yung pwedeng makautang dyan, Miss Yana? So, pwede pong umutang yung mga may edad na 21 hanggang 50 years old. Dapat po Filipino citizen, currently living in the Philippines, current employed or self-employed, OFW or seafarer alati. Yan nga po yung mga pwedeng umutang. It only takes 3 steps. Siyempre, i-download nga natin yung Cashmart mobile app sa Google Play Store or sa App Store or pwede rin sa Huawei App Gallery. Complete the form and expect a call from our friendly officer for a verification. Get your cash deposit into your bank account with the day after you send your loan contract. At what are the requirements for employed? Sa mga nagtatanong, ito po yung mga kailangan nating tandaan. To qualify for any of the loan, you must submit 1 valid government ID, preferable yung UMID or driver's license. For a faster verification process, you may also submit the following latest proof of billing: Meralco water bill, cable TV, internet landline, or PLDT bill. Yung company ID, latest 1-month payslip, yung driver's license, and BI clearance. Ayan, mamimili na lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo i-submit. At how long is the loan process? Napakabilis lang po yung pag-process ni Cashmart nga ng ating loan application. Cashmart will process your application as soon as you submit your online loan application. For a faster process, ensure the following: you have filled up all the information in your application form. Pag business owner naman, pwede pa rin naman kayong umutang dito basta makapag-provide nga din tayo ng requirements like valid government ID, colored copy of latest proof of billing, yung DTI or SEC, Securities and Exchange Commission para sa mga corporation and partnership, 3 months latest bank statement at 3 pages audited financial statements, cover sheet, balance sheets, and income sheets or latest
ITR form. Napakadali lang talaga umutang dito kay CashMart. Kaya kung naghahanap ka nga ng ibang option na pwedeng mautangan na legit, go na kayo sa Google Play Store or sa Shopee Store or sa Huawei Gallery. I-download nyo lang or search nyo itong CashMart Philippines. I-download at mag-create ng account. I-submit yung mga requirements at mag-antay lang kayo ng tawag from CashMart officer po para sa personal verification. And syempre sabihin din nila kung ano nga ba yung next process. So yun lang, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!